Dahan-dahan ang hakbang ng mga operatiba ng Malate Police paakyat sa bahay na ito. Pagdating sa taas, inabutan nila ang target, mahimbing ang tulog. Sila na ang gumising dito. Siya, si Ogan Tarok, 26 anyos, sospek sa pamamaril sa isang lalaki sa Angeles City, Pampanga. Nangyari ang krimen kahapon ng madaling araw. Naaresto ang sospek, kahapon lang din ng tanghali. Pagkatapos ng mabaril ito, tumakas siya. At nakakuha tayo ng impormasyon base na rin doon sa mga kamag-anak ng biktima na nakita siya dito sa area ng Malate. Kaya ipinagbigay alam nila ito dito sa Malate Police Station. Sabi ng pulisya, hindi nakabayad ng utang ang biktima kaya ito binaril ng sospek. Pero iba ang paliwanag ng sospek. Bakit mga binaril? Sinilang sipituan ng bagawin at tuturugan eh. Bakit binagpunan matiyo. Tama ng bala sa ibaba ng dibdib ang tinamo ng biktima na ginagamot pa sa ospital. Ang suspect naman tinurn over na ng Malate Police sa Angeles City Police Station at ngayon naharap sa reklamong frustrated murder. Sa Plaridel, Bulacan naman. Oh, mga pulis kami ha. Dapa mo na. Natunton kagabi ng Ermita Police ang isang lalaki na wanted sa pagpatay sa Maynila. Ang umano'y kasabwat naman ito, naaresto ng Ermita Police sa Amadeo, Cavite kahapon din. Magtsuhi ng dalawang inaresto na tinuturong pumatay kay Romel Montecarlo na kanilang katrabaho sa junk shop sa Tondo noong taong 2018. Itong mga suspect natin nag-iiduman na lumapit itong si Romel Monteclaro na mainit ang ulo na pinag-iinitan niya isa sa mga suspect at nagmumura dahil sa lasing ng mga ito binugbog nila, nagtulong-tulong sila. Hindi ko na talaga na ano dahil nagmumura na eh. Yung mura niya eh, tara na kalalaki na. Sinabot ko siya, suntok lang din. Sumunod na yung mga kasamaan ko. Yung ulo niya po tumama sa pader sa semento. May isa pang kasamahan ng dalawa pero una na itong naaresto ayon sa pulisya. Mensahe nila sa pamilya ng biktima. Siguro, hingin nalang siguro po ng tawad. Wala naman kami intention na patayin talaga siya. Homicide ang kaso ng magtsuhi na may piyansang 120,000 pesos na itinakda ng korte na nagpa-aresto sa kanila. Itong unang balita sa Maynila. Jonathan Andala, buong puso para sa Pilipino.